Sino ba namang tao ang makakapagsabi kung hanggang kailan ang buhay natin sa mundo? Pero kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na malaman ang hangganan nito, ano ang huling maiisip mo at para kanino? You're watching Siha Official. Isang mainit na pagbati sa ating tagapanood. Ay kukwento ko ngayon ang mga huling sandali ni Jeffrey Hunter. Pero bago yan, pakilike naman ang video ito at mag-subscribe na rin para sa ibang kwento. Si Jeffrey Hunter, 22 taong gulang, isang estudyante ng University of Central Arkansas. Namatay kasama ang 15 kapitbahay matapos manalasa ang isang pinakamalakas na tornado sa taon. Nangyari ito noong April 27, 2014, sa loob ng kanilang bahay kasama ang ama at ang madrasta. Alam ni Jeffrey na papalapit ang EF4 tornado sa kanilang tirahan sa Vilonia, Arkansas. Minuto lang ang pagitan at tatama na ito. Nagtago si Jeffrey sa palikuran. Ramdam niya ang takot at alam niya na maaring ito na ang huling oras ng kanyang buhay. Kung kayo si Jeff at nasa masaklap na sitwasyong tulad na ito, ano kaya ang huling maiisip mo gayong nasa bingit ka ng iyong kamatayan? Iba si Jeff sa laki ng pagmamahal niya sa ina. Naisip niya agad na i-text ito. Sa text na ibinahagi ng kanyang inang si Regina Wood, sinabi ni Jeff sa unang mensahe, "Mama, I'm so scared." Mabilis at sunod-sunod ang pagpapadala ng text ni Jeff sa ina. Nanlumo si Regina sa mga mensahe, bagaman hindi ito nagpahalata sa kanyang anak ang labis na pag-alala. Walang magawa ang ina kundi magbalita sa anak kung nasaan ang tornado. Pilit na pinapagaan ang anak. "You would be okay," sabi ng ina. Hindi nagtagal ang palitan ng text messages ng mag-ina. Ang huling mensahe na lamang na natanggap ni Regina sa kanyang anak, "Goodbye, Mama. It's heading right for me." Tumugon si Regina sa anak, "I love you, Jeff. You will make it." At yun na nga ang huling palitan nang mensahe nila. Sa puntong iyon, mangiyak-ngiyak na paulit-ulit na nag-text si Regina, "Are you okay? Are you okay? Let me know, let me know." Matapos manalasa ang tornado, ilang bahay ang layo mula sa pinagtataguan ni Jeff. Gumapang ang kapitbahay na si Lyman Watkins palabas ng kanilang closet kasama ang asawa at alagang aso. Dinig na dinig niya ang malakas na tunog ng babala kasabay ang mga sigaw ng mga tao, "Help! Help!" Sa kanyang pagmamasid sa mga nawasak, nakita niya ang walang malay na katawan ni Jeffrey Hunter. Si Jeff ay nasawi sa trahedya. Nakaligtas naman ang ama at stepmother niya na malubha ang pagka-injured. Bagaman nagluluksa si Regina sa pagkawala ng anak, naantig naman ang puso niya sa pag-alala sa huling mensahe ng anak. "That was the most precious thing a son can do for a mother," ang sabi niya habang umiiyak.